Mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Blessed Tuesday po sa ating lahat. Ang ating Bible text sa ating morning devotion sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Exodus chapter 6 verses 1 hanggang 30. Exodus chapter 6 verses 1 hanggang 30. Samahan niyo po akong basahin ang ating batayang teksto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis. Ipagtatabuyan pa niya kayo." Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaak at ako bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay ko sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. At hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaak at Jacob. At iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh." Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita," sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita." Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan nina Moises at Aaron. Angkay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enok, Falu, Hezron at Carmi. Angkay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Hakin, Sohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Sheme. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Isar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat na 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga angkan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Josebed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izar, sina Kora, Nefeg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kora ay sina Asir, Elkana at
Abiasaf. Ito ang mga angkan na sa lipi ni Kora. Napangasawa ni Eleazar ang anak ni Aaron, ang isang anak ni Futuel na naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Sina Aaron at Moises ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kanilang lipi. Kaya't sinabi nila sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kaniya, "Ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Ngunit sumagot si Moises, "Paano ako papakinggan ng Faraon gayong hindi ako mahusay magsalita?" Ito ang salita ng Diyos para sa kaniyang bayan. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat dahil muli tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Tatlong bagay na mapag-aaralan natin sa ating teksto, mga kapatid. Una po, ang pag-ibig at malasakit ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Narinig niya ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi niya nakalimutan ang ginawa niyang kasunduan sa mga ninuno ng mga Israelita na sina Abraham, Isaac at Jacob. Liligtas niya ang mga Israelita, kapahayagan ng pag-ibig at malasakit niya sa mga ito. Laging pinaparanas ng Diyos ang pag-ibig at malasakit niya sa mga anak niya. Pangalawa, ang Diyos ang kalakasan ng bawat isa. Sinabi ni Moises ang pangako ng Diyos sa mga Israelita pero ayaw nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Gaya ng mga Israelita, minsan tayong mga Kristiyano ay nawawalan ng tiwala, nanghihina dahil sa mga pagsubok, pero paalala sa atin na huwag tayong mawala ng tiwala, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at siya ang ating pag-asa, siya ang ating kalakasan. Pangatlo, mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Dalawang beses na binanggit o nabanggit sa ating teksto ang salita ni Moises, "Hindi ako mahusay magsalita." Marami tayong kakulangan at kahinaan bilang mga lingkod ng Diyos. Limitado ang ating kakayahan, pero kapag kinasangkapan tayo ng Diyos para sa kanyang layunin, siya ang gagawa ng paraan. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito ang salita ng Diyos po para sa ating lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil nandyan ka lagi para sa amin, Lord. Naway ang iyong mga salita ay magbigay sa amin ng inspirasyon muli para makapagpatuloy sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat dahil nandyan ka lagi sa aming buhay. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Laging pagdesisyonan naming mapangiti ka sa lahat ng aming gagawin. Linisin mo ang aming pagkatao. Naway maitanghal ka lagi at kabutihan lagi ang aming gagawin, dakilang Diyos. Patuloy naming dinadalangin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming kapwa, ang aming mga kaibigan, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka, Panginoon, sa bawat isa. Kaligtasan ang ibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Lord, kagalingan para sa lahat. At naway mawala na po ang COVID-19. Ikaw lamang ang makakatulong sa amin. Dakilang Diyos, more commitment, more faith ang maiparanas, maipadama namin sa iyo. At nagtatalaga kami ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay.
Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, God bless you all and keep safe always. Ang Diyos ay sumasa inyo. Mahal tayo ng Diyos.